Yan, good day sa ating mga viewers, followers. Usapang crankshaft tayo mga boss sa Raider 150 Fi. At ayun nga, meron tayong problema sa crankshaft ng Raider 150 Fi. Kasi pag bumili ka ng crankshaft sa Suzuki na Raider 150 Fi ay isang buo. Isang buong crankshaft ang mabibili mo na original. Original, take note, original parts. Meron tayong patunay na original. Meron tayong patunay kapag bumili ka ng SGP na crankshaft ay walang separate. Walang separate na connecting rod in case na masira. Ayan. Huwag mo na mag-react ha. Hindi pa tayo tapos. Pero merong nabibiling Indonesia. Indonesia connecting rod na same na SGP. At hindi lang 'yan, marami tayong nabibiling aftermarket kagaya ni Pits Bike. Meron silang mga Conrad na Fords. At meron pang CNC. Maraming nabibili na aftermarket na connecting rod. Ayan, bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. Kaya ako ngayon nakagawa ng content regarding dito sa crankshaft dahil nakatatlo na tayo. Nakatatlo tayong crankshaft sa iisang machine shop. Ayan. Sa iisang machine shop, dalawang connecting rod ng Fords Pits Bike. Ayan, parehas Pits Bike yan mga paray. Ayan, Pits Bike na chrome, yung unang labas na silver, tsaka yung black na modelo ngayon. Ngayon, kaya tayo nakapaglabas ng ganitong video dahil naka 3 times na tayong back job. Although, good naman yung ating installation dahil hindi lang tayo ngayon lang nakapag-install ng crankshaft. So saan yung problema? Kasi ang nagkaroon ng problema sa balancing or dito sa sukat ng crankshaft. Kasi meron tayong isang machinist na tropa na malupit din. Kasi ayaw tumanggap ng pagkakamali. Binigyan ko ng sukat kung ano yung sukat na dapat ilagay dito sa crankshaft, sa connecting rod, yung sukat ng pagitan. So hindi siya nakinig. Ngayon, nangyari na nga yung mangyayari na ito nga, nagkaroon tayo ng tatlong back job. Take note, tatlong back job. So, pag sinabing back job, gastos. Diba? Lugi. Sa madaling salita, lugi. Ang sino malulugi? Depende kung mabait si customer, siya magbabayad. So, hindi lahat ng customer ay magbabayad pa ulit sila pag back job. Diba? So, ngayon, paano ko nasabing may mali? May mali sa pagkaka. Although, mayroon din akong pagkakamali dahil in-install ko na may mali. O, ayan, sa mga bashers dyan, ha. Kasi, sa sukat pa lang, mayroon na kaagad na malinay. Points lang naman yung difference. Pero napakalaking effect. Kasi yung dapat na sukat nito ay 0.53 mm. Tsaka dito sa pagitan nito dapat may clearance siya. At least 10 mm papasok dito sa clearance na to. Kasi ang nangyari
kahit ang pillar gauge natin ay 10 mm, ayaw siyang pumasok. Ayan o. Ayaw pumasok ng pillar gauge. So, masikip. Masikip itong pagitan. Kaya ang nangyayari, mabilis uminga yung crankshaft. Mabilis masira. Kasi, walang flay. So, unlike dun sa original brand new. Ayan, magbubukas tayo ng brand new. Nakabili tayo ng brand new crankshaft. Dahil, paulit-ulit na nangyayari to. Kaya ngayon, sa lahat ng mekaniko na nagpapapress, pa-double check nyo ng maigi yung sukat bago i-press. Alam naman ng karamihan, alam naman ng machinist yan eh. Alam ng machinist yan. So, hindi tayo perfecto sa ganyang pag-machine shop. Kaya, dinadala natin to sa mga eksperto. So, tayo naman ay tagapulang ng makina. So, ngayon, kaya nakagawa tayo ng video dahil, yun nga, meron tayong back job. So, ito, brand new to, ah. Brand new. 6,900 ang price ito. Hindi ako tayo nagkakamali. Ito, bagong-bago. Pag bumili kayo ng bagong crankshaft, wala pang bearing. Wala pang bearing yan. So, ito pa lang, may clearance na oh. May clearance na siya, ayan oh. May clearance na yung bago. Tingnan natin itong mga pinamasin shop natin. Ayan, walang clearance oh. Ito naman, yung connecting rod na to, from Indonesia. Nakabili tayo ng connecting rod, Indonesia. May nabibili kasi sa Shopee na connecting rod kit from Indonesia. Ito talaga, nag-lock na. Kasi nga, walang clearance eh. Ayan o. Walang clearance. Ito, susukatin natin yung... Kasi ang nakalagay sa manual, dito. Papakita ko sa inyo, nandito yung sukat na dapat... ang maximum na papasok dito sa side clearance. So, dapat 0.10 papasok siya. Pinaka minimum. Ayan, maluwag siya. Sa pagitan na, dapat parehas 0.10. Or pag tinimes mo yan, dapat pinaka minimum yan, 20. Ayan, 20 sa isang side. Ayan. Sabi, pumasok. 20 ha. 20. 0.20 mm. Pumasok siya. Okay, compare natin dito sa pinamasin shop natin. Ayan mga boss oh. Hindi siya papasok. Ayan. Hindi siya papasok. Ayan oh. Anong nangyari? Ba't hindi pumasok? Kasi nasobrahan sila sa press. Yung sukat na dapat na ilalagay ay dapat ay 53 mm. Ang nangyari, ito tayo mas malapit, masira muna natin. Ayan nangyayari mga boss. So, kulang siya ng konti. Kaya, walang clearance. Ayan o. Kunting-kunti lang, points lang ang difference. Pero, ang laki ng effect. Kaya ngayon, mapipilitan tayo magpalit ng bagong crankshaft. Para hindi na maulit ito. So, sa bago, ayan, meron talagang alog siya ng bago, pag bago, kasi wala pa siyang langis.
Pero sa lahat ng magpapagawa ng crankshaft, ang lagi niyong i-check yung clearance, 53 mm. Clearance ito, distance. Dapat naka-balance. And then yung side clearance. Ayan, sabi nga natin, at least 10 mm yung bawat pagitan. 0.10 mm or papasok yung 20 mm yung clearance niya. Okay? Ito nga pala ang nangyari. Papakita ko sa inyo. Ito yung magiging damages kapag napabayaan. Nagkakaroon ng gasgas yung block dahil sa maling pagkaka-align. At namang hindi pa nakakaalam, mayroon tayong Facebook page. Pakipalo na ang ating Facebook page para updated kayo sa mga video na nilalabas natin. At sa mga naghahanap ng parts, SGD parts, original parts, meron tayong Shopee. Nalagyan natin yung link dito. At sa mga gusto magpa-PMS, refresh engine, ayan, punta ka na lang ako sa Messenger. Pag hindi naka-reply, konting taste lang, may reply po tayo. Ayan, hanggang dito na lang yung ating topic. Maraming salamat sa mga inyong suporta. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Thank you.